The AFP must be open to the public because Bulgaria has announced plans to get F-16V Block 70. The Bulgarian Ministry of Defense announced that they chose F-16V Block 70 rather than Gripen for the needs of 8 new fighter jets to replace the older MiG-29. Please note that when the Air Force or Department of Defense or Department announces that they choose certain equipment than others, that does not mean that it is an agreement. This is a common mistake by many people and unfortunately some local defense bloggers too. This only means that it is their first choice and that they will officially begin negotiations for possible contract terms and conditions. That does not mean the buyer cannot get out of an unfavorable contract and then starts negotiations with other options. However, Bulgarian President Rumen Radev in a radio interview said that the election of the F-16V was a lobbyist victory and called for an open, transparent and objective selection process. He stated that the F-17V was a fighter jet that was very expensive to buy and operate, and it would take several years before the first batch of shipment arrived. The Bulgarian president was a former fighter pilot before becoming president, so he knew what he was talking about in relation to the lobbying in his opinion regarding the election of the Block 70. F-16 had a lot of weight. We strongly agree with his statement that the selection process must be transparent, open and objective. Hopefully the selection process of the Technical Working Group, TWG, and the Armed Forces of the Philippines, AFP, must also be open to the public so the public knows that the selection process is objective and not a subjective and subjective product. Bias assessment. The Bulgarian Ministry of Defense, MUD, has announced plans to procure 8 Block 70 F-16V fighter jets aimed at replacing the Soviet-designed MiG-29. On Friday, Bulgaria's Defense Ministry Commission recommended that the government begin talks with the United States to buy the new Block 70 F-16V fighter to improve its compliance with NATO standards. The acquisition of a new multi-purpose fighter plane such as the United States 70 FFV 16 Bolts, equipped with the latest generation radar and weaponry will significantly improve Bulgarian Air Force combat capabilities, Bulgarian Defense Minister Krasimir Karakachanov told reporters at Frida. The United States hopes to complete final negotiations with the Bulgarian government, the press release concluded. But it should be noted that Bulgarian President Rumen Radev said about lobbyist victory during the election of new fighters for the needs of the country's air force. I don't want to protect this type of plane or that they are all beautiful for me, I fly it. But I want to protect the selection process, which must be transparent, open and objective, he said in the air of a local radio station. He added that US F-16 fighters were very expensive, including in the operation, and placing the United States should not be earlier than 6 years. Until then, the state must build infrastructure for them at their own expense. Source, defense-blog.news.
ng AFP ay dapat bukas sa publiko dahil ang Bulgaria ay nag-anunsyo ng mga plano upang makakuha ng F-16V Block 70. Inihayag ng Ministry of Defense ng Bulgaria na pinili nila ang F-16V Block 70 sa halip na Gripen para sa mga pangangailangan ng walong bagong jet fighter upang palitan ng mas lumang MiG-29. Pakitandaan na kapag ang Air Force o Department of Defense o kagawaran ay nag-aanunsyo na pumili sila ng ilang kagamitan kaysa sa iba, na hindi nangangahulugang ito ay isang kasunduan. Ito ay isang karaniwang pagkakamali ng maraming mga tao at sa kasamaang palad ilang mga lokal na pagtatanggol blogger masyadong nangangahulugan lamang ito na ito ang kanilang unang pagpipilian at magsisimula sila ng mga negosasyon para sa posibleng mga termino at kondisyon ng kontrata. Hindi ito nangangahulugan na ang mamimili ay hindi maaaring makakuha ng isang hindi kanais-nais na kontrata at pagkatapos ay magsisimula ng mga negosasyon sa iba pang mga pagpipilian, gayunpaman. Sinabi ng Pangulo ng Bulgaria na si Rumen Radev sa isang pakikipanayam sa radyo na ang halalan ng F-16V ay isang tagumpay ng taga-lobby at tinatawag na isang bukas. Malinaw at layunin na proseso ng pagpili, sinabi niya na ang F-17V ay isang manlalaban jet na napakamahal na bumili at magpatakbo. At mangangailangan ng ilang taon bago dumating ang unang batch ng padala. Ang Pangulo ng Bulgaria ay isang dating manlalaban pilot bago naging Pangulo kaya alam niya kung ano ang kanyang pinag-uusapan tungkol sa lobbying at ang kanyang opinion tungkol sa halalan ng Block 70. F-16 ay nagkaroon ng maraming timbang. Lubos kaming sumasang-ayon sa kanyang pahayag na ang proseso ng pagpili ay dapat na maging transparent, bukas at layunin. Inaasahan din na ang proseso ng pagpili ng Technical Working Group, TWG, at ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ay dapat ding bukas sa publiko upang malaman ng publiko na ang proseso ng pagpili ay layunin at hindi isang subjective at subjective na produkto. Bias pagtatasa, ang Bulgarian Ministry of Defense, MOD, ay nag-anunsyo ng mga plano upang kunin ang 8 Block 70 F-16V jet fighter na naglalayong palitan ng sinaunang dinisenyo na MiG-29 noong Biyernes. Inirekomenda ng Depensa ng Ministry of Defense ng Bulgaria na ang gobyerno ay magsimulang makipag-usap sa Estados Unidos upang bilhin ang bagong Block 70 F-16V fighter upang mapabuti ang pagsunod nito sa mga pamantayan ng NATO. Ang pagkuha ng isang bagong multi-purpose eroplano tulad ng Estados Unidos 70 FFV 16 volts. Nilagyan ng pinakabagong henerasyon radar at armas ay makabuluhang mapabuti ang Bulgarian Air Force combat kakayahan, sinabi Bulgarian Defense Minister Krasimir Karakachan of reporters sa Freedom. Ang Estados Unidos ay nagnanais na makumpleto ang mga huling negosasyon sa gobyerno ng Bulgaria, ang pahayag ng pahayag. Ngunit dapat tandaan na sinabi ng Pangulo ng Bulgaria na si Rumen Radev tungkol sa tagumpay ng taga-lobby sa panahon ng halalan ng mga bagong mandirigma para sa mga pangangailangan ng hakbong panghimpapawid ng bansa. Hindi ko nais na protektahan ang ganitong uri ng eroplano o iyon, lahat ng mga ito ay maganda para sa akin. Lumipad ako, ngunit gusto kong protektahan ang proseso ng pagpili, na dapat maging malinaw. Bukas at layunin, sabi niya sa hangin ng isang lokal na istasyon ng radyo, idinagdag niya na ang mga F-16 fighters ng US ay napakamahal, kabilang sa operasyon.
at ang paglalagay ng Estados Unidos ay hindi dapat mas maaga sa 6 na taon. Hanggang sa gayon, ang Estado ay dapat bumuo ng infrastruktura para sa kanila sa kanilang sariling gastos pinagmulan. Defense-blog.news. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.